Amen, praise. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Will de Estrada Almeida at sa di malilimutang turo at aral ng ating pong beloved Pastor Assistant Pastor Lina Sina Almeida at pagbati po sa kanila pong beloved children. Pati na rin po sa inyo mga kapatian, magandang hapon na po. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nitong October 10 lang po ay nagkaroon po ng mga karamdaman po ang aking mga amo, ang bilabid tito ko at tita ko. At pati po yung bilabid anak nila na may asawa rin, nagkaroon din po ng sakit. Halos lahat po sa bahay na yon nagkasakit po. Kaya ako po yung tanging nautusan lang po nila na labas-pasok po sa bahay. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na andyan pa rin po ang patnubay niya at paggabay. Ang inyo pong lingkod ay hindi po nagkasakit. Halos 10 tao po silang nagkasakit sa loob ng bahay na yon. Ako po ilabas-pasok doon. Pero ang inyo pong abang lingkod hindi po hinayang magkasakit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganun din po, sabi ko na rin po na ang aking pong bilabid pinsan ay talagang dumanas po talaga ng matinding karamdaman na sumabay po yung kanyang asma at siya po ay na-critical din na po sa ospital. Tinubuhan po siya. Tapos, nung bago po siya umalis, hindi pa po kasi unsafe pa po itong mga pinsang ko to. Pero nagsishare po ako sa kanya, sabi ko, Bossing, binigay ko po yung Bible ko. Sabi ko, Sing, makakatulong sa'yo to. Kinuha naman niya po at niyakap niya hanggang po sa pagpunta po ng ospital, daladala daw niya po yung Bible ko, sabi ng beloved wife niya. Kaya, alam niyo po, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tatlo po silang sa kwarto na nasa critical, naka-ICU. Alam niyo po, bukod tangi lang po yung, ang pisan ko po ang natira, pero yung kabilang ano po niya, yung dalawa, patay po. Kaya, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinag-ingatan rin po ang aking beloved pinsan na yan. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Isa pa po ang pasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ang pagbibigay po talaga ay susi po ng anong pagpapala. Nandiyan po na gumagamit po ng tao ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus para po magkaroon po tayo ng katugunan sa ating panalangin. Alam niyo po, nung itong May June lang po, magkasunod na buwan po yan, talagang ang pasok ko lang po sa trabaho halos 3 days, 4 days lang po. Sumabay po yung pambayad po ng kuryente. Halos wala na po kaming, ano kasi, tatlong araw, apat na araw lang pong pasok ko po. Alam, sabi po ng beloved wife ko, paano yan sa Lunes? Meron na tayong disconnection, wala na tayong pambayad ng kuryente. Sabi ko po sa beloved wife ko, magtiwala lang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, pagdating po ng Sabado, tumawag po ang beloved daughter ko. Sabi niya, Ma, may nagpadala sa iyo 1,300. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 1-1 lang po ang bayaran ko, sobra-sobra pa pong binigay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magkasunod po yan, dun na naman po, ayan na naman po, ganun naman po nangyari. Mayroon na naman po kaming dumating na disconnection na naman po. Sabi ng pagtiwala lang tayo, Biyernes po ng gabi, nag-usap po kami ng beloved wife ko. Sabi ko, ayan na naman, ito na naman tayo, sabi niya. Sabi ko, magtiwala lang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabi ko. Alam niyo po, kinabukasan po may tumawag sa akin. Sabi niya, Arnold, pwede ka bang pumunta rito? Meron akong ipapagawa sa iyo, mga ilaw at saka linis din ng bahay, sabi niya. Alam niyo, nagtrabaho na po ako sa kanya dati, binayaran po ako 600. Ito na po, nung bandang mga alas 3 na po siguro, alas 4 ng hapon, natapos na po ako. Sabi niya, magkano'ng ibabayad ko sa iyo? Sabi ko, bakit, ewan ko po bakit hindi po makapagsalita ang aking bibig. Talagang sabi ko, bahala na po kayo. Ma'am, kung ano pong ibibigay niyo sa akin, bahala na po kayo. Sabi. Pinipilit niya po talagang ang aking ano po ay laging ayaw pong magpresyo. Yung pamararan po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalangin po ng ating minamahal at ginagal na Pastor. Alam niyo po, may inabot po sa akin na katupi po, tigpa 500. Hindi ko po binilang yan eh. Binulsa ko na lang po. Pagdating po ng bahay, tinignan ko po. Alam niyo po, yung bayaran ko po sa kuryente, halos 1,150 po. Ang binigay po ng pinagtrabahan ko, 1,500. Tatlong tigliliman dahil po. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa mga pagpapalang yan, mga Panginoon. Isa pa po,
meron pa po naman pong isang ginamit ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na tao. Itong October 12 po, meron pong nag-ring po yung aking cellphone. Tinignan ko po, wala naman po nakano, pero number lang po nang nakakita ko, parang sa ibang bansa po yung number. Tapos nung sinagot ko po, sabi niya, "Hello, ikaw, ito ba si ano?" Sabi ko, "Opo, ako po." "Bakit po?" Sabi ko. Nagpakilala po siya. Sabi niya, "Gusto kong tulungan yung tito mo, tita." Sabi po, ganun. Nagkasakit po kasi yung mga beloved nga po, yung mga tito ko. Sabi niya, "Magpapadala ako sa iyo ng pera. Magtitiwala ako sa iyo." "Sige po," sabi ko pong ganun. "Ipang grocery mo sila," sabi niya ganun sa akin. "Sige po," sabi ko. Kinabukasan po, sinan na po sa akin yung ano po yung ano ng padala. 10,000 po yung pinadala niya. Sabi niya, "I-grocery mo sila, tinex po sa akin yung mga lahat ng bibilin po sa supermarket." May natira pa pong 5,000. Alam niyo po, napakabuti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung 5,000 pong yung sabi ko, ito pa po yung tira. At sinend ko rin po yung mga resibong pinamili ko, sabi niya. Yung nga pala, sabi niya sa akin, "Paano pag pala inuutusan ka ng mga tito-tita mo? May service ka ba?" Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko po, "Wala po." Sabi ko ganun. Naglalakad lang po ako, punta ng bangko, punta ng palengke, punta po na ako. Ako po kasi yung inuutusan doon sa bahay na yon. Sabi niya, "Ah, ganun ba? Wala ka bang service?" "Sige," sabi niya. "Sa'yo na yung 5,000 na yan. Ibili mo ng bike," sabi niya. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hindi ko man po kaano-ano tong taong to, pero ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sino ako para pinakamahal na Panginoon? Hindi naman po. Di ba, alos, ngayon lang po kami nagkausap ng taong yun. Grabe po talagang paggamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa mga magawang panayos ko lang po siya na ako po yung nasave dito, March 13, 2018. Alam niyo po, nung hindi po ako nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, alos meron po akong karamdaman na tuwing tatlong buwan, ganyan po, nakakaranas po ako ng pagkahilo. Lagi po akong para po akong dinudoy pag tumatayo. Alam niyo po, nung mula po nung tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hanggang ngayon po hindi ko na po naramdaman yun. Tinanggal po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lang po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdakila, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Lord.